Paano ako nakarating sa Canada? Nakarating ako sa Canada through spousal sponsorship. Ang asawa ko ang una nag-work dito sa Canada. Ako at ang aking mga anak, ini-sponsoran niya kami papunta dito sa Canada. So ang una, hinintay lang ako or naghintay lang ako sa aking mga requirements. Siyempre, medical exam. At saka sa Hong Kong ako naghintay. Doon rin ako nagpa-medical. After medical examination, nagkuha din ako ng NBI. So, nag-base ako sa Hong Kong. So, nagpunta naman ako sa Philippine Consulate. Nagkuha ko ng power of attorney through my pamangkin doon sa Maynila. At saka doon nakakuha na rin ako ng NBI clearance sa main office sa Manila. So after that, ang pangalawang requirements is police clearance. Doon na din ako nakuha sa Hong Kong, kaya doon man ako nagtrabaho as a family driver. And after a year, so dumating na ang aking visa sa awa ng Panginoon. After a few years, ilang taon yun, mga naghintay, so nakatanggap ako ng sulat, notice galing sa post office. Okay, katapos pag-check ko doon, ano pala, visa na. So tuwang-tuwa ako at saka unang-una nagpasalamat ako sa Panginoon na at last na may visa na ako. And then excited din ako sa aking mga anak kasi sila din parang nauna sila doon sa Pilipinas kaysa akin doon sa Hong Kong. And then kasi ang plano ng asawa ko dadaan sa Hong Kong then bago mag Pilipinas and then Pilipinas to Hong Kong, ipasyal pa namin yung mga anak sa Disneyland of Hong Kong. Ang advice ko lang sa mga big dreamers, no? Tiyaga lang. At saka huwag kalimutan magdasal. At saka hindi mag-alanganin. So basta legit na agency, apply ng apply. Kay sa experience namin, so sa Hong Kong, pagkatapos ng 10 agency, 11, 12, pagka 13, doon na kami nakahanap ng employer. So, basta may tiyaga, meron talaga tayong makuha na nilaga. So, kung magtanim tayo, meron talaga tayong maanihin. Kung sa Bisaya pa na siya, palagdas to na mo sa mga agency. Nagbayad kami. Basta legit, bayad lang. Kasi may mga processing. And then, yun lang. Nandito na kami sa Canada. At saka, pagdating namin dito sa Canada, na-surprise ako kay siyempre, mostly, nagtapos tayo sa Pilipinas. Pagdating dito, hindi natin magamit yung diploma natin or certificate kasi nga kulang. So, kailangan pang i-upgrade kasi hindi man ako nakaabot ng K-12. So, pero may plano din ako na mag-enroll. Ipatuloy ko yung natapos ko sa Pilipinas kasi mahirap ang trabaho dito. Hindi tayo pwede makapili na gagamitin natin yung background natin. Mga skilled pwede, pero yung profession mo, kung engineer ka, education ka, hindi talaga ma-apply. Kailangan pang mag-enroll ka ulit dito. Yeah. Mahirap kasi may trabaho, ganun talaga. Tiyaga lang. So, advice lang, malaging magdasal, i-pray yung dream at saka be happy always.